nung time na yun, kasi nung umaalis na yung asawa ko, birthday ko pa, iniiwan na niya ako. Mamakaawa talaga ako. Yun yung pinakamababa ako na ano. Rock bottom. Nakahawak ako sa binti, Ate Tony, ganung level. Huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan ng mga anak ko. Tarangawa mo na. Ganung level, Ate Tony, ganung kababa. Na from being a banker, performer ako sa opisina, bumaba ako ng ganung kababa na begging. Nakahawak ako sa binti ng lalaki. Kasi wala na akong kwenta. Basura na ako. Tapos yun, hindi ko pa rin siya napigilan. Umalis pa rin siya. After noon, nung umalis siya, doon na talaga sabi ko, bagod na ako. Pinaglalaban ko yung mga anak ko. Sabi ko pa sa friend ko, hindi ko ya-abort si Baste. We choose life. We choose love. We fight. Gaganong-ganon pa ako. Tapos, ayan, I failed na naman. Tapos, kawawa lang kayo. Hindi kayo kamahal-mahal. As a family, kayo ng mga anak mo. So, wala. Wala na ako nun. Talaga. Wala ka ng self-worth. Wala na talaga. Tapos, nung time na yon, pag nandun ka kasi sa pinaka-lowest mo, yun yung time na nalapitan ka rin ng demonyo. And, na ako, Ate Tony, na, kumbaga, na-invite ako ng demonyo na tapusin mo na yung laban mo. Ito yung pinakamaganda at pinakatamang ginawa ko sa buhay ko. Kasi pag magpapakamatay ka na pala, Ate Tony, wala ka ng pakialam. Wala na. Yun na lang ang goal. Tapusin na. Hindi ako nag-message sa nanay ko, sa asawa ko, sa kahit sinong kaibigan. Wala. Naantay ko na lang silang magising. And hindi ko masasabi na I was in crisis. I was at the end of the road. Ganong level. Sa edge. Oh, nandun na ako. Nag-aantay na lang ako magising. Pero wala akong makausap. Finally, kinausap ko ang Diyos. Pero galit ako. Galit ako. Sabi ko sa kanya, how dare you? Hindi ako naging masamang anak. Hindi ako naging masamang tao. Never akong gumawa ng masama. Bakit ako? Bakit yung mga anak ko? Gusto nga ng kaibigan ko, ipa-abort ko si Baste. Pero hindi ko ginawa, nilaban ko. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Ang tanong ko kay God, bakit ako? Habang umiiyak ako nun, umagulgol ako, Ate Tony. Natabi ko yung bookshelf ni Bash. Tapos, ito yung miracle sa buhay ko eh. Wala akong kausap eh. Dumagsak yung math notebook ng anak ko. Lesson 1. Math notebook. Hirap na hirap. Mm-mm. Hirap na hirap kasi si Bash sa math eh. Okay. Sobrang yan yung pinakahirap na hirap siya. Tapos nung tinuturuan ko siya, sabi niya sa akin, Mama, please stop. I'm not bad girl. Why are you doing this to me? Gumaganon yung anak ko. Sabi ko, Nak, hindi kita pinapahirapan. Hindi pa ako masyadong naiintindihan ni Bash noon. Sabi ko, kailangan mo to sa buhay mo. Kailangan mo matutunan ng math. Meron kang dapat matutunan math. Kasi pag sumakay ka ng bus, pag bumili ka sa ng food mo, lahat. So, naalala mo yung moment na nagtuturuan kayo? Yes, Ate Tony. Kasi galit ako sa kanya, minumura ko talaga si God. Sabi ko, bakit ako? Bakit mga anak ko? Binalik niya sa akin kung ano yung sinabi ko sa anak ko. Grabe. Sabi ko sa anak ko, di ba, kailangan mo to sa buhay mo. Pag ito lang natutunan mo, you will become a better person. Yun yung mga sinabi ko sa anak ko eh. Yun ang sagot na nakuha mo sa math. Nung bumagsak siya, kinausap ka niya through the math. Doon ko na-realize sa Ate Tony that God has never forsaken me. Wala akong ginawa buong buhay ko kundi sumamba ng lalaki. Unang asawa, ikalawang asawa, ikatlo, ang feeling ko savior ko. Ito yung tunay mong savior. Sa pinaka-lowest mo, pinaka-mababa mo, sinasabi niya sa'yo, they just have to go through this. Tapos hindi ko siya hiningi, minumura ko pa siya, galit pa ako sa kanya. Do I deserve that? No, I deserve that love and forgiveness. Papatayin mo mga inosenteng bata. Patayin mo sila. Ganun ka kademonyo talaga. Pero God was there talking to me. Talking to me like a child. So, telling me to hold on. Hindi natutulog talaga.